Hindi malaman ni Abigail kung ano ang gagawin. Sa gabi, umiyak si Abigail dahil hindi niya maunawaan ang anatomy at physiology. Nang magising siya kina umagahan, muli siyang umiyak. Naka-enroll siya sa 8 klase at may makakaunting panahon para sa kanyang takdang aralin dahil sa kanyang trabaho. Nanalangin siya sa Diyos ng gayon na lamang para matulungan siyang pumasa sa kanyang mga aralin, lalo na sa anatomy at physiology. Gusto niya maging nurse, subalit kailangan niyang magtrabaho para may pambayad sa kanyang mga klase. Pumasok si Abigail sa kanyang anatomy at physiology class. Pagkatapos magbigay ng unang maikling pagsusulit, sinabi ng guro sa anatomy at physiology class, "Okay class, ang pinakataas natin score ay 75%. Napabuntong hininga at nag-isip, "Ah, kung gayon, 35% ang nakuha ko." Hindi sinabi ng guro kung sino ang nakuha ng pinakamataas na grado. Nang sumunod na araw, nang ibalik ang mga pagsusulit na may grado na sa mga estudyante, nakita ni Abigail na tumanggap siya ng 75%, hindi mapaniwalaan na nakita ng mata. At ang isang kaklaseng nakaupo sa malapit ang bumulong, "Abigail, anong nakuha mo?" "Wow, ikaw pala ang nakakuha ng pinakamataas na score. Maaari pang wag mo munang sabihin sa iba." "Sige, hindi ko muna sasabihin sa kanila." Masayang umuwi si Abigail nang malaman niya na siya ang nakakuha ng pinakamataas na kanyang unang maikling pagsusulit. Patuloy itong nagtiyaga at nag-aral gabi-gabi, kahit na ito ay gustong gusto nang matulog. Dumating ang araw ng kanilang ikalawang pagsusulit. Alam ni Abigail sa kanyang sarili na siya ay nag-aral at nanalangin sa Diyos para sa araw na ito. Kaya naman ay ibinigay niya ang kanyang buong tiwala sa Diyos habang siya ay nagsasagot sa kanyang ikalawang pagsusulit. Nabunyag ang lihim ni Abigail sa klase nang makakuha siya ng 100% sa midterm exam. Tinawag ang pangalan niya sa harapan ng klase. "Nakuha mo pinakamataas na score sa unang pagsusulit at pinakamataas na score mo sa ikalawang pagsusulit. Ngayon ay naka 100% ka sa iyong midterm. Huwag ka nang magtago sa klase kapag nagtatanong ako." Nagsimulang nagsalita si Abigail sa klase. Kapag nagtatanong ang guro, sinasagot na niya ang mga ito. Kung minsan, hindi na siya nagtataas ng kamay basta sinasagot na lang niya ito. Hindi natagalan, binigyan siya ng palayo ng mga kaklase na Madam Anatomy. Hindi na pinansin ni Abigail ang kanyang bagong pangalan. Umiiti na lang siya kapag tinatawag siyang Madam Anatomy. Mas malaki ang kanyang ngiti na makuha niya ang kanyang huling pagsusulit sa klase. Perpektong score ito. Sino po dito sa kapulungan natin ang nais tumanggap sa ating Panginoon upang maging personal na tagapagligtas? Pagkatapos dumalo sa isang linggong espiritual na pagbibigay pansin sa campus, nagpa siya si Abigail na gusto niyang magpabautismo at sumapi sa Adventistang Iglesia. Iniibig niya ang Diyos ng kanyang buong puso at hangad niyang mabuhay para sa kanya. Subalit, naharap siya sa pagtanggi sa kanyang tahanan. "Nais ko pong magpabinyag sa Adventistang Iglesia." "Abigail, hindi ka maaaring lumipat ng ibang reliyon." At isang malapit na kamag-anak na nabibilang sa ibang denominasyon ang humamak sa kanyang hangarin na tinawag itong kasalanan. "Hindi po pinayagan ng aking ama na magpabinyag." "Abigail, isang kasalanan ang lumipat ng ibang relihiyon." Hindi malaman ni Abigail kung ano ang gagawin. Wala siyang nalalaman matakbuhan maliban sa Diyos. Nananalangin siya para sa tulong ng Diyos. Natitiyak niyang ang Diyos na tumulong sa kanyang makakuha ng magagandang grado ay tutulong sa kanyang makapaglingkod sa kanya ng matapat, ngayon at sa walang hanggan.